So ayan, magandang hapon mga kahayop. Ah, kumusta kayo? Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Okay, mahaba na ta. Hindi kasi ako mahilig manalamin, kaya di ko namamalayan yung aking balbas eh, ganito na pala. Okay, nakikita ko lang sarili ko pagkakayo na ang kaharap ko. Ayan, kasi, pero lang. Nakikita ko sarili ko pag tayo eh, nag-vlogs. Ayan. So, i-update ko lang kayo ngayon mga kalapatids. Nahihingal pa ako. Kararating ko lang kasi mga kalapatids dahil kinuha ko to. Ayan. Riptab, dalawa. Nakuha natin doon sa nabili natin dyan sa Barangay Langgam. Dito pa rin yan sa San Pedro. So, mura-mura lang. Kaya pinagkabalahan ko na. Kinuha ko na kagad. Itong isa na to. Ayan, nabili ko lang ng 50. Tapos yung isa, 2-door daw kasi yan. Nabili ko yan ng 75. So, 125, dalawa. Ano siya, mga kalapatids, nagbibinta siya ng mga ganito. At the same time, nag-tapescaping na rin siya, nag-bibrid siya. Pero itong mga to, hindi pa niya ito nagamit. Bagong dating din lang daw sa kanya to, hindi pa niya ito nagamit. Kaya, mayroon pa siya mga butas. Yung mga pinagpalsakan ng tubo o yung pinasukan ng mga wire, yun, gagawin pa natin yan. Kaya, bumili na rin ako ng ito. Bulkasil. Ayan. So, lalagyan natin ng bulkasil ang mga butas niyan. Kasi yung pinaglagyan ng tubo ng mga copper tube para doon sa freezer. So, yun. At saka yung mga pinasukan ng wire. Mga butas kasi yun. Kaya lalagyan natin ng bulkasil. Tapos bumili na rin ako nito. Ayan, dami niyang previs. So, 125 yung riptab. Tapos bumili ako ng isda. Ayan, ito. Swordtail. Ito yata yung kuwako. Tsaka chowa yata itong isa. Ayan, swordtail yan. Okay, di ko lang alam kung kuwako nga ang tawag dito sa ano na yan, swordtail na to. Kaya lang yung isa, mukhang chowa. Kasi mayroon siya mga batik-batik na itim. Ayan mga kalapatid, tapos binigyan pa tayo ng, pakita ko na lang, iharap natin ang camera doon. So ayan yung riptab. Tingnan natin ang laman. So ayan. Okay, tapos binigyan tayo ng mga halaman. Ito ganito naman talaga, lagi dapat meron laging previs. Ayan, di ko alam kung anong halaman to, halo-halo na raw to. Ayan. So binigyan pa tayo ito. Plus isa, nakita ko kasi sa kanya, tinanong ko kung ano to. Sabi niya frag bit daw. Ayan, so binigyan na rin tayo ng frag bit. Okay, so pakita ko lang sa inyo. Ayan, ito yung 75 pesos. Ito yung mga lalagyan natin ng bulkasil. Ayan, tulad yan, pinagpasukan niya ng wire. Ito, tatanggalin natin, lalagyan natin ng bulkasil. Ayan, mga butas na yan. Tapos ito, pinagpasukan ng copper tube yan para sa freezer. So, ayan o, dami pang gawain, kaya mura lang talaga ang ano niyan. Tapos dito, ayan pa o. Tapos dito naman, andito pa nga yung mga switch, so hindi na tilanggal. Tapos lalagyan din natin to ng bulkasil kasi nga yan no? Mga butas na yan, itong screw. So, aywan ko lang kung para sa inyo mahal to, dahil marami pa tayong gagawin, lilinisin pa natin, lalagyan natin ng butas yung ano. Awan ko lang kung namamahal lang kayo dyan. Basta ako, sa tingin ko, mura na to. Mas maganda na rin to kaysa sa trapal pan. Ayan. So, mayroon na rin ako dito sa inyo papakita. Ayan. Kita nyo yan. Ayan, talaga mahilig tayo mag-improvise. So, siyempre, bawal yan sa CR. So, linagyan na rin natin yan ng halaman. Ayan. Siyempre, mayroon na rin itong isda. Ito yung mga isda nga na sinasabi ko lagi sa inyo. Dito ako nag-umpisa sa gapi na to, na hindi ko alam kung anong gapi to. Hindi ko alam kung anong string. Ayan. So, dito ko pinano. Ano lang naman itong mga gapi na to, sinusubukan ko kung po pwede. Pag nabuhay sila, okay. Ito yung pang trial ko, pang experiment na gapi. Tapos ako lalagyan ng magagandang string ng gapi pagka okay naman sila dyan, pag hindi namamatay. Tapos ito mayroon din.
Ayan. Diba? Para maging kapaki-pakinabang naman ayan, oh. May isda, hindi rin makita, masilaw. Ayan. Para maging kapaki-pakinabang naman itong ating mga basura. So ito, pinag-isipan ko pa rin yan yung laboratory. Pinag-isipan ko rin yan kung lalagyan ko. So lagyan na lang to dito ng bulkasil, oh. Lagyan lang yan ng bulkasil, okay na yan. Diba? So update ko kayo. Bago natin gawin to, asikasuhin ko muna itong isda. Ayan, ilagay muna natin sa ating lalagyan. Hindi ko alam kung may malalagyan pa tayo dun. Okay. Ayan mga kahayop, update ko na rin kayo rito sa aking backyard, yung aking mga rabbit. Ayan, mga tulog na tulog. So, lagay muna natin to dito. Ayan, tapos yung ating koy. Ayan yung ating koy. Apat sila. Sinagyan ko na rin dito ng mga halaman. Ayan. So, sinubukan ko rin kung mabubuhay sila. Immerse. Kasi sa immerse daw, maano sila, madali sila mabuhay pag immerse kaysa doon sa submerge. Ayan mga kalapatids, mga kahayop. Ito buhay na to, eh. Buhay na yan. Ito, wala to. Dahon lang yan na tinusok ko. Ayan. Yung ating mga rabbit, ito, linagyan ko nga nitong tuwalya kasi naarawan sila dyan. Ayan, musta. Naubos na nila yung mga dahon. Tapos ang ating dalawang parakit, si Kit at saka si Para. Hindi pa rin sila nag-iitlog. Puro halikan lang, puro romansahan. Ating pliers. Yan, babalik na tayo. Maghuhugas muna tayo ng ating rip tab. Kaso ito, nandito na naman itong bantay. Ha-ho! Ano yan, candy? Alis! Dun! Minsan ayaw nito magpapadaan na to, eh. Ito yung bantay rito, eh. Yan yung asong sungayan. Aliga, abul. Yan, ilinisin muna natin to. Kasi para mamaya pag naglagay tayo ng bulkasil, ayos na. Malinis na. Sabay istakan na natin ng tubig. Ito, kailangan ko pala ng screw driver. Ito, tatanggalin pa natin. We'll be right back.
okay na itong isa. Ayan. Ito na lang. Medyo bukas na natin to gagawin kasi hahanap pa tayo ng pantapal dito. Ayan. Lalagyan natin ng plastic. Ayan, dyan. So, tapos dito, ayan, ang dami nitong butas. Ayan. Butas din yan. Itumba natin. Yo! Tapos to dito, oh, lalagyan din natin yan ng plastic. Didikit na natin ng bulkasil. So, bukas na yan. Ito, pwede na natin lagyan ngayon ng tubig. Lagyan ito natin ng tubig ngayon kasi kahit mga tatlong baldi lang siguro. Ayun, baldi na yon. Mga tatlong ganon, o kaya dalawa lang muna, huwag muna natin dadamihan para makita natin kung talagang may butas nga ang ilalim. Pinan muna to, ganyang kalalim. So, ayan. Ito lang. Hanggang dito lang, ayan. Para makita lang natin kung may tulo. Pag yan bukas na ubos o nabawasan, may tulo yan. Nanggali siguro sa birdhouse kaya natuluan. May tulo. Nahawaan. Okay. So, yung isa, bukas na natin gawin yun. Yan lang muna. Bukas na rin natin lagyan ng halaman. Baka sa isang araw pa natin lagyan ng isda. Okay? Tuloy natin yan bukas. Continuation. Hello, good morning mga kalapatiks, mga kahayop. So, nandito tayo ngayon sa ating backyard. Ayan. So, kumustahin lang natin ating mga alaga rito. At bago tayo pumunta dun sa ating ginagawa kahapon, igalisin natin ito. Ba't nga ba ako naka-face shield, mga kalapatiks, mga kahayop? Kasi itong face shield na to, luma to, gagamitin natin doon sa ating ginagawa na rip tab. O paglalagay natin doon sa mga laking butas, gugupitin natin. Okay, dito na tayo sa kabilang yard. Ayan yung aking rip tab. O, nagdala na rin ako ng baldi. May laman na tubig yan. Dadagdagan na natin ng laman itong rip tab na to. Tapos yung isa, ayan, gagawin natin. Ayan pa yung gagawin natin. Gagamitan natin ito. Ayan. So, magdagdag muna tayo ng tubig dito sa isang rip tub. Ayan, dadagdagan natin. Pakita ko sa inyo kung yung tubig na ilinagay natin kahapon, kung nabawasan ba sila. Ayan, yan pa rin naman ang tubig. Ayan, sukatin ulit natin. Ayan, ito pa rin. Ayan, yan pa rin ang tubig. So, dagdagan na natin. Tingnan natin mga... Ito yata mga butas, siguro hanggang dito lang. Ayan yung butas. Hanggang dyan lang ang level ng tubig. So, mga ilang baldi pa kaya may lalagay natin to. O, dalawang baldi na ilinagay natin dyan kahapon. Siguro itong baldi na to ay naglalaman ng 4 na galon. 4 gallons ang baldi na to. So, 20 liters kasi yan. O, lagyan natin, pupunoyin na natin. Ayan, tama na muna siguro yan. Mamaya na lang lagyan natin uli. Pagka linagyan natin ng water lily, lalagyan natin siguro dito water lily. Nandun sa styro tub natin. So, yan lang tubig. Yan lang muna tubig. Mamaya na. So, ayan na mga kahayop. Naikapit na natin. Ayan. So, medyo parang gumagalaw, manipis. Mamaya, dudublihan pa natin to dito mga gilid.
lagyan pa natin yan ng bulkasil. Patutuyutuin muna natin ng konti. Okay, tapos dito sa kabila, nalagyan na rin natin. Medyo maganda-ganda dito sa kabila kasi maliit lang siya. Ayan o. Medyo matibay-tibay dahil maliit lang. Okay. So, ito, lalagyan ko na lang muna to ng halaman. Habang pinatutuyo natin yung isang... Ito, tanggalin ko nga to. Natin. Tatanggalin natin tong wire na to. Lousy. Okay. Lagyan ko muna ng halaman tapos mamayang hapon ko na lalagyan ng isda. So, ito na. Natapos na natin lagyan ng bulkasil, mga kahayop. Ayan, oh. Linagyan ko na rin ng tubig. Ito. So, linagyan ko na. Nilipat ko na yung aking mga tanim doon sa kabila. Ito, buhay na yan. Tsaka yan. Nilipat ko lang yan dyan. Tapos, ito yung isda na ililipat natin. Hindi siya makita dahil itim. Mga itim, mga isda. Mamaya, makikita nyo yan. Pagkain, ano na natin. Inaklimate muna natin. Tapos itong kabila, linagyan na rin natin. Ayan. Si binuhos na natin isda dyan. Ayan, may mga suso. Ayan, kita nyo yung isda. Okay. So yan, dalawang strain. Puro mga male to. Dalawang strain ng guppy. HB Blue at saka ABM. Nandito. Diyan, tapos mayroon na rin tayong water lily na linagay dyan. Ano yan? Galing din yan doon sa aking styro tub, doon sa likod. Ayan, lipat natin. Tapos ito. Ito naman, bagong tanim natin na di ko alam kung anong klaseng ano to eh. Klaseng halaman. So, pumutol na ako doon. Kasi lumalago na rin to doon sa kabila. Pumutol ko tapos tinanim ko rito. Ayan, bagong tanim yan. Ano yan, mga kahayop, lupa ang ilalim, tapos linagyan ko ng buhangin sa ibabaw. At syempre, linagyan ko ng pinaka-abuno niya. Yung linagay kong abuno, yung ipot ng ating rabbit. Ayan, magandang abuno daw yun. Nasa loob yan, hindi ko na dinurog. Didiretsuhan na to. Ayan. So, ilagay na muna natin to. Dahan-dahan lang paglagay nito mga kalapatid sa mga kahayop, no? Kasi yan tulad niya yung lumalabo. Nasisira yung lupa. Ayan, lagay natin siya sa gitna. Ayan, para nakahilira. Tapos ito, ikutin natin. Doon kayo. Ayan. Para makita to. So, kung sa nakakaalam kung anong halaman to, pa-comment na lang sa baba. Ayan. Ito, alam ko kay Kabumba. Ayan. Ayan ay Kabumba. Tapos, yun ay guppy grass. Tinanim ko na rin yung guppy grass. Ayan. Matagal na ako na yung tinanim yan. Ayan. Kahit hindi mo inaitanim to, ito kahit hindi na itanim, okay lang yan. Kasi yung doon sa likod ko, nasa mga tab ko doon sa likod is hindi yung nakatanim. Hinayaan ko lang na palutang-lutang, parang guppy grass lang. So, pupwede yan, hindi natanim. Okay. Tapos, lalagay natin tong mga water lettuce dito. Ayan. Kailangan, hinugasan ko na rin yung ano nito. Pinakaugat niya. Pinagpag ko kasi marumi. So, parang panibagong ano. Sa bagong tub, kailangan malinis. Di ba? Sayang yung tubig na linagay natin. Tinanong ko sa kanya kung anong patawag dito sa halaman na to. Hindi rin niya alam. Ayan. So, pakicomment na rin kung ano to. Kung ano tong halaman na to. Lagay natin. Ito, kanina ko pa ito inaclimate. Pero ano lang muna natin. Kasi ano to eh. Bagong tubig to. Hindi to stock water.
Pero dito sa amin wala nang problema kung galing sa gripo, bagong tubig na galing sa gripo. Kasi yung gripo namin dito, mga kalapatids, mga kahayop, o kaisda na rin. ano itong tubig dito? Deep well. Hindi ito galing nawasa. Kaya walang chlorine ang tubig namin dito. So ayan. Pero kailangan pa rin natin i-acclimate yan dahil magkaiba ang temperature nito at saka doon sa pinanggalingan ng isda, yung tubig doon. O magkaibang ano, kaya kailangan magtugma muna sila yung temperature nila para hindi manibago ang isda natin dito sa bagong tubig natin. Okay? Ayan, ito nga ay yung puro naman to babae. Mga female to ng HB Blue at saka ABM. So yung mga lalaki nila, yung male, andito nga sa isang tub. So yan, linagay ko na nga dyan. Kasi kanina ko pang umaga mga... Nung mag-start ako magtrabaho dito, inaklimate ko na sila dyan. So, yun. Binuhos ko na. Okay. At ito na nga mga kalapatids, mga kahayop, kaisda. Ibubuhusan natin itong ating mga babae rito. Yung ABM at saka HB Blue. Female. So, pinaghiwalay natin dito ang lalaki at saka babae para daw mabilis silang lumaki. Mabilis silang mag-grow out. Kasi pagka magkasama ang lalaki at saka babae, nag-aasawahan daw kagad yan. Nag-breed na kagad. Hindi sila nakakalaki na maayos. Okay. Tignan natin. Tingnan nyo kung meron kayong makikita. Ayan o. Oh. Ayan. Mga itim kasi yan. Kaya hindi nyo makita dito sa ating lagayan talaga. Ayan. Ayan no. Pag lumaki yan, ang gaganda niyan diyan. Lalo na pag nilinagay natin dito yung ating pay dirt, kaso yung pay dirt ko breeder pa lang, wala pa tayong napapa-drop doon. Isang trio pa lang 'yon. Ayan, kaya hindi pa natin may lagay dito. At saka meron tayong Dambu Air Mosaic. Kaso maliliit pa sila. Maliliit pa. Hindi katulad nito, mga ano na to, mga juvie size na to. Ayan. Pero meron din maliliit dahil ito yung ABM na second batch. Ang second batch yung ABM natin bago sila namatay. So yan. So yun nga mga kahayop. Hanggang dito na lang ang video natin. So nakatapos na tayo rito. Doon naman sa backyard. Ayusin ko naman yung mga nasira ko, mga tub doon. Kasi wa-water change ko na rin sila. Yung mga pinanggalingan nitong mga isda na to. So, yan lang. Update ko lang kayo. Yung ABM ko na breeder at saka yung HB Blue na breeder din. Yung unang binili natin doon kay Rocket 21TV is yun eh, namatay na. So, di ko alam kung bakit namatay. Siguro sa tubig. Dahil sila ay nasa maliit lang na tub. Doon sa breeder ko, breederan ko dati na maliit lang na tub. So, baka doon nalason na sila. Hindi, baka napabayaan ko ganun. Hindi ko nalinis siguro. Siguro pa, hindi alam eh no. So yun, basta yun, namatay yung pareho, yung breeder ng Ating Isang Paris lang naman yun eh. So hanggang dito na lang mga kalapatids, mga kahayop, mga kaisda. Like ko sinasabi, kapit lang, huwag bibitaw para sa ekonomiya natin.